handang lumamay sa'yo. Kahit ano pa man ang kalagayan mo, sa bagyo man suliranin ay kaagapay, kabiguan man o tagumpay, pagkakapit kamay sa dalangin ay ating ang susunod na programa ay Hindi Kumakatawan sa himpilan ng DZJV 1458. Ito ay may sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian. Inaasahan namin ang inyong patuloy na pagtangkilik. Maraming salamat po. Mga napapanahong usapin sa Calabar Zone, K2, dito may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kasama ang ating mga kaibigan Robert Michael, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito, kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo! Narito ang inyong mga kaibigan, Robert Michael, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito! Kumusta mga kaibigan? Yes mga kaibigan, magandang buhay. Ako po muli ang inyong kaibigan, Robert Michael. Muli magsama-sama na naman tayo araw ng Miyerkules sa isang oras na kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan dito lamang po sa programang K2 dito sa DZJV 1458. Mahalaga impormasyon na naman ang tatalakay natin kaugnay sa mga issue sa Calabar Zone at karatig nating rehiyon, maging sa napapanahong usapin sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Makibahagi mga kaibigan upang marinig ang inyong mga kaalaman, kakayahan at kahit na opinion pa man. Tama, kape-kape lang habang may mahalaga tayong pinag-uusapan. Kaya sama-sama tayo sa isang oras na K2 dito. Kamay at lilipad tayo. Oh yes, magandang hapon ng Miyerkules mga kaibigan. Nandito na naman tayo, ang tropang K2 dito. Ito yung kaibigang Zen Trinidad na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Calabar Zone, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal and Quezon. At sa ating mga tagapakinig dyan sa ibang bansa, ating mga OFWs na nasa online ngayon. Magandang hapon, tanghali, umaga sa inyong lahat dahil may kaibang ating oras. Huwag kayong alis, oh, na medyo na late yung konti kasi yung ating unang program ay medyo nag-overtime. Pero isang oras pa rin ang ating talakayan ngayon. Ang ating magandang talakayan ay ang topic natin ngayon ay tungkol sa negosyo at pagkapirahan. Marami tayong mga guests mamaya na interviewin na magbigay sa atin ng idea o minsan naman ay aral na mayroon pala tayong pwede pang gawin. Okay? Magandang hapon ulit sa inyong lahat. It's November 11, 2015. Sama-sama tayo. Maghawak-hawak ng kamay at lilipad tayo. Happy listening sa ating mga tagapakinig dito sa DZJB. Happy Wednesday at ito ang K2 dito. Okay, kaibigang Robert, kaibigang Saul, nandito naman tayo. Ang ating pag-usapan ngayon ay livelihood.
Kaya lang, bago tayo tutuloy sa ating pag-usapan, ito ay pinabot sa atin na ating batiin. Mga estudyante ito ng Philippine Women's University. Makikinig na sila ngayon. Business Administration Department, Joanna Salaguste, Lisa Banaba, and greetings from Shena May Peras and Rose Ann Velasquez. And also celebrating her 22nd birthday today, November 11, Rosana Peñalosa. Happy birthday! Yes, mga kaibigan, makinig tayo ha, sa mga tatalakayin natin sa isang oras na programang K2 dito. Siyempre, pagdidiskusyon na naman natin ang ating dapat malaman na isasangguni natin siyempre sa mga eksperto. At siyempre, sama-sama natin din na makinggan ang mga musika na ire-request ninyo at magpaparelax sa ating isipan. Kaya mag-text lamang mga kaibigan, ha? Mag-text lamang po sa numerong 0926-7422-338 at 0925-888-1458. At syempre, pag ikaw ay naka-online, itype mo lamang ang www.dcjb.ph. Then i-click ang live stream at syempre, mapapanood at mapapakinggan nyo po kami live. Huwag nyo rin kalimutan na mag-download ng smartphone. At sa mga naka-smartphone, huwag kayong makalimot na mag-download ng DCJB apps para kahit nasaan ka man, basta naka-Wi-Fi ka, inyong kaming masusubaybayan. At yung mga nagpe-Facebook sa mga oras na ito, ilike lamang po ang aming Facebook page, ang K2 Dito page. Kaya syempre, chat lang, text lang dito sa K2 Dito. Okay, kaibigan Robert, nice ko rin batiin yung Department of Agriculture. No, na nabigyan tayo kanila, napatikim sa atin yung kanilang special na inumin, no, beverage, yung tanglad juice, okay, with pandan and calamansi. Napakasarap, kaibigan Robert. Yan ay gawa ng isang empleyado ng Department of Agriculture, kasi ngayon na linggo na ito ay nagdiriwang sila ng Agri Nigo Show. Okay, nandyan yung mga grupo ng taga pharmacy, yung grupo ng kababaihan, yung likha ng kamay ng ina, 4-H club. Oh, 4-H club, nandun din sila. So practically yung mga livelihood groups ay nag-display sila ng kanilang mga products. And yun pala, yung marami tayong nakausap na magandang kanilang istorya. Okay? So yan ay ating yung tatalakayin sa ating pagbabalik, kaibigang Robert. So pero bago tayo mag-break, ay atin munang imbitahin ng ating mga kaibigan, silang mga taga Bailey Fitness Club dyan sa Villa de Calamba, na pinamuna ni Gina Miranda and Company, na magkape-kape muna tayo. Magtimpla muna kayo ng kape, kasi dito habang nagkakape tayo ay maganda yung tibok ng ating utak. Hindi ba? Mali ako. Andar ng ating utak, tibok ng ating puso. Ganun ba yan, kaibigan? Yes, tama yun, tama yun. Kaya syempre ha, kaya abangan nyo po kami, marami tayong tatalakayin sa araw na ito at sa oras na ito, at kami magbabalik patapos ang ilang paalala. Sino nga bang pipiliin mo na mamuno sa bayan mo? Dapat matinong liderato, may malinis na puso at pagkatao. Walang bahid na katiwalian, malawak at malalim ang karanasan. Subok na titibay ang kakayahan at ang tanging hangad paglingkuran ng bayan. Pagpapatuloy ang simula, sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid
ating gawi, huwag nang hayaang huling mamayaning katiwalian at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag nang hayaang tayo ay pamunuan ng mga abusado sa kapangyarihan. Huwag nang dulutang tayo ay paghariyan ng gusto-isuko ang ating kasarilan. Mga ilay na rin ang ating narating, na itutuwid na ang maling gawain. Mahaba pang daang tatahakin, pagpatuloy ang tapat simulahin. Siguradong may kakayahan, siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipaubaya sa mga sangali. Bakit tayo magpapaakit sa mga kumero namang sigurado? Ang tao ito walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Isa si Mar, nagpalaki nag-BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Mga napapanahong usapin sa Calabar Zone. K2, dito, may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan, Robert Michael, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito, kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo! Sa DZJV 1458, may K akong umasenso. Ikaw, may K ka ba? DZJV 1458, dito ka na sa may K. Yes mga kaibigan, ang oras natin alas 4:33 PM. At ang oras na yan, hatid sa inyo ng Rising Yuwera International, ang number one distributor ng King Yumus Plus sa Pilipinas. Kapag may King Yumus Plus ang lupa mo, siguradong sisigla ang lupa, sisigla ang ani, at syempre sisigla ang kita. Kaya mag-King Yumus Plus na. Para sa karagdag impormasyon, makipag-ugnayan lamang kay Jerome Era sa numerong 0928-614-7773. Yumus, King Yumus Plus na! Okay, kaibigan Robert, kaibigan Sol, bago tayo magpatuloy, mayroong balita tayong ibigay muna. No? Kaakibat din naman ito sa topic natin na livelihood kasi yung ating dating Director General ng TESDA, no, yung Technical Education Skills Development Authority na si Secretary Joel Villanueva ay nag-resign na dahil siya ay kakandidato, no. Nag-file siya ng Certificate of Candidacy as one of the senators, di ba?
Siyempre may papalit sa kanya. Ngayon, may nabati natin. May bago na tayong Director General of the TESDA in the person of Irene Isaac. Ma'am Irene Isaac, congratulations. Hindi naman siya bago din sa TESDA kasi siya ang dating assistant din ni Secretary Joel, kay Director General. At siya ay expert sa technical vocational education and training. Kaya sisiguraduhin natin na yung ating head ngayon sa TESDA ay tutuloy pa rin yung mga pinagagawa at magandang ginagawa ng ating dating Director General na si Joel Villanueva. Okay, congratulations ma'am. At least ating sanang guest ngayon sa Department of Labor and Employment kasi para dedicate natin ito sa kabataan yung week na ito. Mga issues na on child labor. But then nakita natin na ang agri-negosyo ay maganda rin. Kasi it's a family affair. Kaya may mga guest mamaya na makita natin maganda rin from the love story to how they made the business, di ba? And related kasi ito ngayon sa ating agri-negosyo ay paalaala din ng mga ilang Department of Agriculture na makilahok tayo ngayong Biyernes, no, November 13, kaibigang Saul, yung Brown Rice Day. Magiging responsible tayo. You know, kasi napag-alaman nila na bawat isa sa atin ay parang wasted of rice na abot ng 3.3 kilograms a year. Ha? Eh kung 100 million na Filipinos, eh, napakalaki na yun. Tunilada na yan. Tunilada na. And itong brown rice naman, ako ay conspicuous well of this because yung ang medyo nagpa-lose weight, ito rin ni-recommend ng doctor. Kasi aside from, ang tawag kasi dito, hindi siya agad matutunaw into a simple sugar, but then it's a complex sugar kasi meron pa siya mga coating. Hindi talaga siya natanggal. May mga vitamins pa noon na kailangan natin katawan, no? Yung tinatawag natin mga microvitamins. So, medyo may kamahalan kunti ito. Nitanong ko kagabi, magkano yung aking suki? Okay, it's more than the average or pinakamahalatan na white rice natin ngayon, yung sinandoming ba, 50 pesos in the market, no? Eh, itong brown rice, medyo higher than 10 pesos. Kaya lang naman, it's worth the benefit dahil hindi agad-agad kang mabusog, siksik siya, and then, yun nga, kaya pangontra ng diabetes daw. Okay? Ayon sa mga eksperto. And isa rin sana nating dapat invite, no? Itong isa ding family na nag-venture din to sila ng Nutridense Food Manufacturing Corporation na nakikita kasi nila na ang kailangan sa malnutrition na pinag-usapan natin nung Monday ay i-fortify mo yung mga pagkain na safe, di ba? So, meron sila mga produkto na galing din naman na approved naman sa FNRI. Kaya ang ano nila, when passion drives business, diba? Healthy food for kids, na from pharmaceutical siya nagsimula to foods. Kasi nakita niya, the way talaga is for the private sector to help the government, na solve the problem of the government. Kaya siya na ito na pinamunuan ng ni Mr. Taglito Doktor, ang kanyang pangalan na siya ay from pharmaceuticals, nakita niya na talagang he could help, no? He could help the country. And then, ang ating FNRI naman, to si Rocky, Rocky Doktor. Sabi nga niya, I pondered on it and figured, why not? Di ba? So, yun nga na, mayroong isang, naalala mo yung isang philosopher ata, kaibigan Saul, it's not the question of why, but it's the question of why not. Okay? So yan ang kaibigan Robert, no, ang ating paunang mga balita na marami din pala tayo na ating lalo na sa dito sa TESDA, lalo na sa DOST, Department of Science and Technology, at saka yung FNRI, Food Nutrition Research Institute. Eh kung atin lang salang mabigyan ng puwang sila, no, mabigyan ng puwang na isiwalat natin sa ating mga kababayan na ano yung pinagagawa nila. Mayroon pa nga yung brown rice na parang biscuits. Na yun pala ay pagdating sa commercialism kasi natatalo yung ating mga small medium industries. Kaya
By the way, kaibigan Sol, mag-APIC na, no? APIC na next week. Isa sa pag-usapan yun, yung mga small, medium enterprises. So, yun, na kailangan talagang tutukan ng ating government. At hindi lang naman yan dito lang sa Philippines, kundi sa Southeast Asia, I suppose. Kaya maganda rin makilawak tayo na we are ready. And I would say na mayroon pala tayong nakatago. Naka-prepare para in the coming ASEAN integration and in the Asian ASEAN Asia Southeast Asia no yung Asia socio-economic economic operation kaya yun ang ano natin na inaabangan sa next week tayo naman dito hindi holiday kaya tuloy-tuloy ang ating trabaho tuloy-tuloy ang ating programa dahil nga siyempre nandito sa atin yung tayong host ibigay natin sa kanila yung una safe sila di ba pangalawa they can travel na makita nila yung culture natin di ba it's not the question though business though epic daw sabi ng iba is about our culture na pinapresent natin sa kanila okay pero ang mahalaga din diyan kaibigan Sen kaibigan Robert yung APEC kasi, yung contribution ng Pilipinas doon nga sa micro, small and medium enterprises, no, na magkaroon ng puwang doon sa mga diskusyon ng mga leaders sa mga naglalaki ang bansa. Pero nandyan yung kasi highly diverse culture yun eh. Okay, okay. Kumbaga yun yung may gap nung first world at saka yung developing countries. Pero mabanggit ko na rin, nung nabanggit mo rin kanina, na aside from congratulating yung incoming na Tesla ba, I think the congratulations also goes to the outgoing or now the former Tesla Secretary and Director General Joel Villanueva. Kasi napansin ko kasi kaibigan Zen, kaibigan Robert, no, talagang noon pa man no, sa larangan ng livelihood o paghahanap buhay, napakalaki yung agwat talaga pag sinabi mong blue collar at saka yung white collar. Di ba? Para bang kumbaga nandun pa rin yung ating stigma, no? Yung yung ating tatak na kapag titulado ka, no? May diploma ka, parang college degree, ganun naka-assurance, no? Pero alam mo sa sa congratulations ko kay Secretary Joel nung nag-guest dyan, nung isang Labor Day celebration noon sa Binyan, ano? Doon nabigyan talaga ng kahalagahan na yung ating mga, kung ito man ay yung blue-collar workers noon, pero ngayon tech-book na, may kalidad, may excellence, ano? So, kumbaga naiangat natin, nag-level up sila. Kaya yung sinabi niya, na kung dito sa Pilipinas lang, parang nilalang natin eh, ang isang driver, ano? Pero dahil sa skills niya, dahil doon sa kalidad ng training niya at dahil doon sa standard of excellence kasi ISO certified ang Tesla no sa ilalim ng pamumuno ni dating Tesla Director General Joel Villanueva biruin mo yung dating sahod niya na arawan lang nung pagiging driver niya dito pagdating niya sa Perth Australia kumikita siya ng halos kalahating milyon